Assalamualaikum. Hello po sa inyong lahat. Sa video pong ito, ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol po sa aloe vera. Ito po siya. Ang aloe vera po ay hindi lang po para sa pampaganda, hindi lang po para pampakapal ng buhok at pangpatibay. Ginagamit po namin itong panggamot ng hyperacidity or ulcer. Pinsan ko po, kapatid ko po, namimilipit na po talaga sila sa sakit ng tiyan dahil sa ulcer. Pero itong aloe vera lang po ang tanging iginagamot nila sa kanilang mga sakit. Anak ko po mismo, dinala ko na po sa doktor. At ang finding nito ay hyperacidity. Namimilipit din po sa sakit ng tiyan ng anak ko at nagsusuka. Noong una, ibinili ko pa po siya ng gamot dahil hindi ko pa alam ang tungkol sa aloe vera. Nung naubos niya yung pang isang linggo na gamot na inirisita sa kanya ng doktor, sumakit po ulit yung kanyang tiyan dahil may nakain siyang bawal. Magpapabili na po sana ako ulit ng gamot. Ngunit ang sabi ng aking kapatid, nung nalaman niya na ganun ang karamdaman ng aking anak, ang sabi niya, painumin ko ng aloe vera. Nung una, hindi pa ako naniniwala. Pero ang alam ko kasi, siya man ay may sakit na ulcer. Ang sabi niya sa akin, aloe vera ang iginamot ko sa aking sakit. So sinubukan ko ang aloe vera. Nagpakuha ako. At ito ang aking ginawa. Nahugasan ko na po ito. At tinanggalan ko na rin po ng tinik. Ito po, wala na po siyang tinik. Ang gagawin na lang po natin dito ay tanggalin itong balat sa itaas. Ito. Dahan-dahan po sa pagtanggal ng balat sa ibabaw upang hindi masayang yung kanyang gel. Tapos, ganyanin mo siya sa kutsara. Yung kaniyang gel, madadala po yun. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ang gel niya. Ganyanin mo sa kutsara yung kaniyang gel. Ganyan lang ang pagtanggal niyan. Ayan, gel ito. Gel at saka yung kaniyang balat. Hindi ba nahiwalay siya? Diyan, hanggang dulo. Ito na po siya sa plato. Ito po ang kanyang balat. Ayan. At ito po ang kanyang gel. Ito po siya. Ayan. Ito po ang gel niya. Nakuha ko. Tapos ilagay mo ito sa baso. Ayan. Tapos ang gawin mo dito ay durugin mo para madaling malunok ng iyong pasyente. Yung durog, yung madurog siya, yung, o kahit yung may slice lang siya ng kunti para hindi babara sa lalamunan ng iinom. Ayan, ito po. Ayan po ang resulta niya. Oh. Ganyan. Maliliit na po yan. Kakaunti lang itong ginawa ko kasi para lang may pakita ko sa inyo kung paano po gagawin ang gamot na ito. Pwede mo siyang pasundan ng tubig kahit kaunti lang para lang dumiretso yung kanyang yung aloe vera gel sa tiyan niya. Pwede nyo rin pong lagyan ng isang egg white lang po. Kasi ganun ang ginawa ng kapatid ko, nilagyan ng isang egg white yung kanyang iniinom. Pero yung pinainom ko sa aking anak, hindi ko po hinaluan ng egg white, epektibo pa rin po siya. Kung maliliit po na aloe vera, tatlong piraso po ang gawin nyo. Kung malaki naman na dahon ng aloe vera, pwede na po yung dalawa. Painumin nyo po ang pasyente nyo, umaga at hapon. Pag hindi nasasakit yung kanyang tiyan, huwag mo nang painumin.
Sa aking anak nga, isang beses ko lang siya pinainom, umaga lang. Tapos, tumigil na yung pagsakit ng kanyang tiyan. At magdasal na rin po kayo. Samahan nyo rin po ng dasal. Mula noong nakainom ang anak ko ng aloe vera gel, sa tulong at awa ni Allah, hindi na po sumasakit yung kanyang tiyan. Sana po yung nagustuhan nyo ang video ito at sana po yung makakatulong sa inyo. Hanggang dito na lang po muna tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-subscribe nyo po ang aking channel at pakipindutin na rin po ang notification bell upang lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa pong video. Salamat po sa inyong panunod. Bye! Ingat po tayong lahat.